ikaw ang nagbigay ng ligaya at ang tunay ko na pagkatao ay mas nakilala ko. Salamat po sa lahat at pinaalala nyo na may nagmamahal sa akin at ikaw ang dahilan kung ba't ngayon sinisigaw ng damdamin ko sa'yo, di ko kayang mawalay. Panginoon, para sa'yo handa ko pong ialay ang lahat sa akin kung yan ang paraan na paraliwanagan, tinataha kong daan at mapasalamatan ka man lang sa ginawa mong pagsasakripisyo para mapadama mong sa amin na kami hindi nag-iisa. Alam kong pagmamahal mo ay nasa bawat isa, kung kaya't laging nasa puso't isip ko kayo, tiwala ko'y laging sa'yo, alam kong di ka lalayo. Panginoon, isa pong napakagandang araw sa lahat. Ngayon po ay July 25, 2020.
At welcome po sa The Word of God, na kung saan everyday po, sama-sama po nating pagninilayan ang mabuting balita o ang gospel. Tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa dinami-dami ng patnubay at mga biyaya, pagliligtas na ginagawa niya sa atin, sa ating pamilya, ang pinakamahalagang biyaya na ibinibigay niya sa atin sa bawat araw ay ang magkaroon tayo ng pagkakataong makarinig ng kanyang mabuting balita upang maging gabay natin sa ating buhay. Upang pag dumadating ang pagsubok, ang tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan, ay magkaroon tayo ng panlaban. At ito ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong araw. Pagamat kami hindi karapat-dapat na lumapit sa iyo dahil sa aming karumihan, mga kasalanan, patuloy na pananakit sa iyo, Panginoon. Salamat sa bawat araw, sa bawat sikat ng araw na dumarating sa amin. Patuloy lamang na binibigyan mo kami ng pagkakataong magbalik loob sa iyo upang kami kumuha ng karunungan at kalakasan sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang na gawa sa nakalipas ng oras. Linisin mo ako, Panginoon, at gawin lamang ng instrumento, daluyan ang iyong mabuting balita. Bigyan mo po ako ng karunungan at hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo makapangyari sa oras na ito. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu, gayon din ang mga makakarinig ng iyong mabuting balita, Lord. Ano man ang problema ang pinagdadaanan nila ngayon, ano man yung bumabagabag sa kanilang damdamin, lalo na sa panahon ngayon na laganap ang COVID-19, ano man ang sakit physical na dinadala nila, Panginoon, in Jesus' name, bigyan mo ito ng kagalingan, bigyan mo kami ng karunungan, buksan ang aming spiritual na mata, tenga, upang maunawain na namin, maunawa namin, Panginoon, ang iyong mensahe. Napakabuti mo, O Lord. Sana po magkaroon kami ng seryosong relasyon sa iyo, sapagkat ikaw ang nagmamahal sa amin ng totoo, ang hindi iiwan sa amin kahit anong mangyari. At ikaw lamang ang nag-o-offer sa amin isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na maraming gan. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. So, masasabi natin na ang gospel, ituring natin itong isang daily habit. Makapangyarihan po kasi ang salita ng Diyos, lalo na kung ito'y ating isa sa buhay. Kung maalala niyo po kahapon, no, kung nakapakinig po kayo ng gospel kahapon, yung Facebook Live ko, kasi kaya po ako nag-Facebook Live, para nang sa ganun, sama-sama tayo makapagnilay ng salita ng Panginoon. Kumbaga, pagpapaalala. Although alam na natin yung mabuti at masama, narinig na natin gospel na to, pero iba yung reminder eh. Yung pagre-remind, kasi minsan alam na natin ang masama, ginagawa pa rin natin ang masama. Alam natin ang mabuti, pero ginagawa pa rin natin yung masama. So, bakit ganun? Amen? So, kailangan tayong bigyan ng Diyos ng pagpapaalala. At sana po, kamukha kahapon ang mensahe ng gospel kahapon tungkol doon sa maghahasik. Na naghasik yung magsasaka ng magandang binhi. Kaya lang, doon sa apat na pinagbagsakan ng binhi, nabagsak sa tabi ng daan, nabagsak sa batuhan, dawagan, at saka matabang lupa. Alam po nyo, yung gospel kahapon, yung magsasaka doon, yun po yung Panginoong Diyos. At ang kanyang hinasik ay ang kanyang mga salita. At yung mga binanggit ko na nabagsakan ng kanyang salita, tayo po yun, yung puso natin. Napakabuting po ng Panginoon. Alam mo kung bakit? God is a fair God. Biro mo, dinaan niya sa talinghaga ang kanyang paghasik, ang kanyang salita. Pero yung hinasik niya, iisang klase lang. Kumbaga sa bigas, iisang klase lang.
isang magandang klaseng bigas, maputi, mabango, masarap kainin. Di po ba isa lang? Hindi, walang class A, class B, wala, isang klase lang. Pero isinaboy niya sa mabuti't masama, inhasik niya sa mabuti't masamang tao. Pero tayo mga tao, paano natin nire-receive ang salita ng Panginoon kapag tayo ay nakakarinig? Ito ba'y tumitimo sa puso natin, namumunga, at ibabahagi natin sa iba? Napakahalaga po. Alam mo, sa ingay ng mundo, ang dami nating naririnig. Kaya minsan sarado na ang puso natin sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Amen po. So, ang mabuting balita po ngayon ay magagaling kay San Mateo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang kahilingan ng ina ni Santiago at ni Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus. Sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang dinadakila ay ang siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Natin ang senaryo o mabuting balita ngayon, no? Nung mga time na may lumapit sa Panginoong Jesus, ito yung nanay, oh, ni Juan, tulad ng sinabi sa mabuting balita, lumapit yung mga anak ni masasabi natin na yung si Santiago at si Juan, lumapit sila kay Jesus kasama yung kanilang nanay. At itong nanay na to, sabi, kinausap ang Panginoong Jesus, sabi niya, lumuhod pa siya, sabi niya, Panginoong Jesus, meron po sana akong hihilingin. Ay, ano naman, ano may gusto mo? Sana naman po, ipagkaloob niyo sa dalawang kong anak ng ang karapatang makaupo sa katabi niyo kapag kayo'y nasa kaharian niyo na. Ang gusto ko po sana, yung isang kong anak nasa kanan nyo, yung isa nasa kaliwa. Amen. Pero anong sinagot ng Panginoong Jesus? Sabi niya, teka, parang hindi mo yata alam ang sinasabi mo. Hindi po yata alam kung ano yung hinihingi mo. Di po ba mabigat yung hinihingi ng ina ni Santiago at ni Juan? At sabi nga ng Panginoon ay, bakit mababataban nyo ang hirap na babatahin ko? At sumagot sila, opo. So masasabi natin na ito sa senaryo nito na narinig sila ng 10 alagad pa. Kasi 12 yung alagad, diba? Lumapit yung 10 alagad. At sila'y parang nagagalit dito sa magkapatid. Bakit humihingi ng pwesto? No, parang humihingi ng posisyon, kaliwat kanan, yung magkapatid na to. At sinabi ng Panginoong Jesus, pinaliwanag sa kanyang mga alagad na, sino man sa inyo ang gustong maging pinuno, dapat maging alipin muna siya. At kung sino man ang gusto sa inyo na, alam mo yon, yung dakilain,
kailangan muna talaga na siya ay maging maglingkod. Sapagkat kamukha ng Panginoong Hesus, bakit pa siya naparito rito sa lupa? Naparito ang Panginoong Hesus, hindi siya parang paglingkuran. Siya yung naglingkod sa mga tao, sa atin. Amen. Para ano? Para matubos ang marami sa kanya, sa kanilang mga kasalanan. So, ganun po yung senaryo ng mabuting balita. So, ano po ngayon ang mensaheng maaaring ibigay sa atin ng Diyos sa panahon natin ngayon? Sa panahon natin ngayon na year 2020 na. At sa panahon natin ngayon na napakaraming nawala ng trabaho. Maraming nawala ng trabaho. Kung ano man yung position nyo sa trabaho nyo, manager ba kayo? O kayo yung mga masasabi nating tagasunod doon sa inyong sa manager? O presidente kayo ng inyong kumpanya? O kaya ikaw yung delivery boy? O janitor, teacher? Nagtatrabaho sa pabrika? Ang dami nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 na to, sa virus na ito. Amen po, maraming. Bago pa dumating yung coronavirus, ano na ba ang posisyon natin sa ating sa lipunan, sa harap ng tao? Amen? Ano na ba? Tayo ba eh, mataas bang tingin sa atin ng tao? Tayo ba minamaliit? Ano bang posisyon? Amen? So, sa buhay natin, ngayon nasa pagsubusa, ano yung posisyon ng damdamin natin? Tayo ba yung natutuwa? Naiinis? Nagagalit? Natatakot? Nangangamba? Ano ba yung posisyon ng isipan natin pagdating sa pananampalataya natin sa Diyos? Be a servant leader. Itong mga lumapit sa Panginoong Hesus ay ang kanyang mga alagad. Amen? At ang hiningi ng isang ina, nabigyan ng magandang posisyon yung dalawa niyang anak, na yung isa ilagay sa kanan, sa kaliwa, ito'y hindi maaring mangyari. Sabi ng Panginoon, hindi mo alam yung sinasabi mo. Parang tayo, sa trabaho natin, no? Nag-umpisa tayo sa mababa hanggang sa tumaas na yung posisyon. Pero merong ibang tao na nag-umpisa pa lang gusto na malaki na mataas na agad ang kanilang posisyon. Amen po. Ang problema sa ating mga tao, lahat tayo gustong maging leader. Ayaw maging servant. Lahat tayo gusto bida. Ayaw tayo yung nagpapasakop. Amen po. Pero huwag nating kakalimutan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alipin. Alam nyo, yung hinihingi nyo posisyon-posisyon sa langit kapag nandoon na ako, hindi ko hawak yan. Tanging ang mga Diyos lang nakakaalam kung sinong, kung ano ibibigay niyang posisyon. Hindi palakasan system kay Jesus. Nalalapit si Jesus Christ sa Ama, sa langit, sabi na, oh, pwede ba si San Juan, si San Mateo, si San Pedro, pwede ba taasan mong posisyon pagdating dito sa langit? Hindi. Bagkus ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, na ano, gusto nyo maging pinuno? Gusto nyo maging leader? Yun ba ang gusto nyo? Kailangan maging alipin muna kayo. Hindi pwede yung leader agad. Kailangan maranasan niyo muna ang mga responsibilidad at ugali na dapat taglayin ng isang alipin bago kayo maging pinuno. Amen po. Gusto niyo maging dakila, sikat? Aba, kailangan muna kayong maglingkod. Amen po. So masasabi natin na ipinapakita ng Panginoong Hesus yung halimbawa, siya na mismo, yung sarili niya. Anak siya ng Diyos, pero nung ginawa niya, nagpakumbaba siya. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Nagkatawang tao, Diyos pero nagkatawang tao. Pero nung bumaba siya rito sa lupa, sa form ng tao, pagiging tao, siya isinilang sa isang sabsaban. Napaka humble beginning. Ang kanyang ama, isang karpintero. Di ba? Kahit anak siya ng Diyos, hindi siya pinadala ng Diyos na, oh, dapat dala ka sa lupa, kailangan hari ka na kagad, mayaman ka na kagad, kasi kung hindi ka papansinin ng tao. Amen? Pero,
ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Nandito ako, pumarito ako dito sa lupa para hindi maging hari na paglilingkuran nyo. Kundi ako mismo maglilingkod sa inyo, mga ngaral ng salita ng Diyos, magpapagaling ng mga may sakit, magkakasaot ng mga demonyo. Paglilingkuran ko kayo kahit ako ay Diyos, kahit ako ay anak ng Diyos. Eh, sa loob-loob lang ng Panginoong Hesus, ako ay anak ng Diyos, bakit pa ako bababa sa langit, magpapakahirap? Bakit pa ako mangangaral? Bakit pa ako magpapayag na ipako sa krus? Eh, asarap-sarap na ng buhay ko dito sa langit. Pero hindi ganyan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sinundon niya ang kalooban ng Panginoon sapagkat mahal niya ang mga makasalanan. Marami tayong hinahanap na trabaho. Talagang nag-aaral tayo mabuti, di ba? Mula kinder hanggang sa maging college, may nagmamasteral, may nagdoctorate, kasi gusto natin ng mataas na posisyon sa lipunan. Kasi alam mo naman ang paningin ng tao eh, kapag mataas yung posisyon mo, mataas ang tingin sa'yo. Ang tanong, doon ba tumitingin ang Diyos? Ah, itong tao mo to, doktor to, ito abogado, ito basurero, ito factory worker, ito teacher, ito engineer. Never na tumingin ang Diyos sa posisyon natin sa buhay. Kung ano na-achieve natin. Although maganda yung may pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan, ang punto lang po natin dito, walang kabuluhan ng pagiging doktor mo, ang teacher mo, kung hindi naman nakikita sa'yo ang pagiging servant leader. Yan ang gusto ng Diyos. Maging servant leader tayo. Bakit? Sapagkat ang unang trabaho, the first job ng isang mananampalataya ay paglingkuran ang Diyos. Kaya tayo nabubuhay dito sa mundo para paglingkuran ng Diyos in many ways. It doesn't mean naman na kailangan maging pari ako, maging madre ako, maging preacher ako para mapaglingkuran ko ang Panginoon. Hindi. Sa bawat ginagawa natin sa ating buhay, pwede na tayo maging servant leader. Isang servant leader, ano ba ang katangian ng isang servant leader? May mababang loob. Nagpapakita ng magandang halimbawa. Halimbawa, servant leader ka sa isang gawain. Ikaw, una sa lahat, dapat ang kakitaan ng kababaang loob. Magkaroon ka ng pantay-pantay na patingin sa iyong masasakupan. Maging matulungin ka. Ipakita mo na ipinangangaral mo, isinasabuhay mo. Servant leader. Hindi leader lang. Hindi sasabihin, ay, pinuno ako, ay, malakas ako, may kapang... Kasi, nangyayari ngayon sa ating mga tao, mayroong mga leader na sinasamantala ang kanilang kapangyarihan, inaabuso, ginagamit. Kasi gusto nila, parang gawing robot ang kanilang mga nasasakupan. Pag sinabi ko to, sabi ko to. Kahit yung utos nila, against sa utos ng Diyos, wala silang pakialam. Ako ang sundin mo. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ano man ang maging posisyon natin sa langit, o ano yung mga alagad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ano man ang maging posisyon na ibigay ng Diyos sa kanila sa langit, ang malamang nakakaalam, walang pakialam doon ng Panginoong Hesus. Sapagkat makapangyarihan ang Diyos Ama, hindi pa natin ginagawa, alam na niya ang mula, ang umpisa natin at ating katapusan. Be a servant leader sa ating tahanan. Kung ikaw ay nanay o tatay, magpakananay ka. Ipakita mo na ikaw ay ilaw ng tahanan. Be a servant leader sa iyong mga anak. Hindi yung nanay ka, pero inaabuso mo yung iyong kapangyarihan. Tatay ka, inaabuso mo yung kapangyarihan. Na ako ang nagpapakain sa inyo, ako ang nagpapaaral. No! Be a servant leader to your children. Ipakita mo sa kanila na pag sinabi mo huwag kang magbibisyo, eh syempre dapat ikaw mismo magulang, hindi nakakitaan ng bisyo. Dapat kayong mag-asawa, hindi nag-aaway sa harap ng mga anak. Be a servant leader sa mga anak nyo. Makikitaan kayo ng mga anak nyo na magagandang ugali, sapagkat yun ang kanilang tutularan. Hindi mahirap sabihin sa mga anak na huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan, kung nakikita niyang ginagawa ng mas nakakatanda. Amen po. Be a servant leader. Kahit anong position mo sa trabaho, kahit di sa trabaho, kahit sa loob ng tahanan, kahit sa labas, paglabas mo. Paglabas mo ng tahanan, simple. Kailangan mong pumila ka ng maayos. Hindi porke sabihin mo,
mayaman ako, may pinag-aralan ako, mauuna ako, so kilala ko yung may-ari niya, palakasan system, no. Always be a servant leader. Tularan natin ang Panginoong Jesus kung paano siya naging servant leader sa atin. Napakataas, napakadakila, napakabuti, pero nagpakababa. Para lang iserve tayo, paglingkuran tayo, para ano? Maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo mapunta sa impyerno. Masarap tingnan na yung leader nagli-lead sa atin, isa pa lang alipin. Alipin ng Panginoon. Kaya yung ini-impose niyang mga utos, galing sa Diyos. Ano man yung inuutos niya sa kanya mga nasasakupan, hindi galing sa kanya, kundi nagpapasakop siya sa Diyos. Amen po. Be a servant leader. Huwag natin pag-usapan dito kung anong katayuan natin, posisyon sa buhay. Ang gusto ni Lord, habang naglilingkod ka sa kapwa mo, habang naglilingkod ka sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kapwa mo, pinapakita mo ang kababanggo mo. At yung pagiging leader na nakikita sa'yo, leader ng kabutihan, pinuno ng kabutihan, leader ng kabaitan, leader ng kababaang loob. Kaya pag pinagkumbayin mo siya, pinagsama mo siya, hindi dapat leader ang tawag. Servant leader. Naglilingkod. Kahit namumuno, naglilingkod. Hindi pinaglilingkod. Sana ganyan din ang mga politiko dito sa Pilipinas. Hindi sila nag-a-acting na leader. Kundi makikita mo sa kanila na siya yung mayor, siya yung presidente, siya yung konsehal, siya yung barangay captain. Pero kita mo, kitang-kita namin ang pagiging servant niya sa mga nasasakupan niya. At hindi tayo magiging tunay na servant leader kung hindi muna tayo sumusuko sa Diyos. Kung hindi tayo nagpa-follow ng instruction ni Lord. Kasi alam niyo po, ang batas ng tao at ang batas ng Diyos, may pagkakaiba po yan. Halimbawa lang po na, halimbawa ako ay barangay captain. Nakakilala na ako sa Diyos. So ipatutupad ko yung mga regulasyon sa aking nasasakupan. Halimbawa ay bawal magtapo ng basura dyan. Bilang barangay leader, dapat ko ipatupad yun. Pero bilang barangay servant leader, kaya ko inutos yun dahil yun ang gusto ng Diyos. Sapagkat cleanliness is next to godliness. Amen? May connection. Kasi alam niyo po, kahit anong batas ang ilagay o i-impose ng gobyerno sa atin, kung tayo ay hindi sumusunod sa ating leader, walang mangyayari. Pero kung talagang tayo ay nakakilala sa Panginoon at gusto nating paglingkuran ng Panginoon, kahit wala nang nakasulat dyan na bawal tumuwid, bawal magtapo ng basura, susunod na tayo bilang servant leader sa ating Diyos. Kasi alam natin, hindi man tayo nakikita ng tao, nakikita tayo ng Diyos. Sa bawat araw na ginagawa natin sa buhay, sabi ng gospel, ng mabuting balita ngayong araw na ito, be a servant leader. Amen po. Ang Panginoong Jesus, servant leader. Kaya nga ang Panginoong Jesus sabi be a Christ-like. Maging kawangis tayo ng Panginoon. Amen po. Sana po sa buhay natin ngayon at nakaranas tayo ng pagsubok, COVID-19, ay naku, talagang mahirap ang pinagdaan. Hindi natin alam kung ano ba, the following day ba, ano na bang mangyayari. Halos araw-araw tumataas ang bilang ng nagkaka-virus. Namamatay, nakakalungkot. Pero this is the time na gusto ng Diyos na be a servant leader pa rin. Kahit nakakaranas tayo ng pagsubok, tumulong pa rin tayo sa ating kapwa. Hindi mo naman kinakailangan magkaroon ng posisyon sa gobyerno o posisyon sa kung saan sa mga kumpanya. Kahit sa sarili mo, pwede, sa sarili natin, pwede tayo maging servant leader ng ating mga anak. Pwede na, di ba? Ang gusto lang ng Panginoon, mamuno tayo.
Pero habang namumuno tayo, nagbibigay tayo ng good instruction, nakikita sa atin ang pagiging alipin ng Diyos. Amen. Nakikita sa atin ang pagiging alipin. Yun ang gusto ng Panginoon, nagpapasakop. Alam niyo ba ang katangian ng isang alipin? Ang alipin, wala lang siyang gagawin kundi sumunod sa utos ng kanyang amo. Magwalis ka? Yes, ma'am. Maghugas ka? Yes, ma'am. Pero pagdating sa Diyos, pag sinabi ng Diyos na, huwag kang papatay. Opo, Lord. Huwag kang mangangano niya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magmumura. Opo, Lord. Yun ang tunay na servant leader. Yun ang tunay na alipin. Walang alam sagot sa kanyang Diyos, kundi yes. Kasi itong ating servant leader, ang Panginoong Jesus, perpekto yan. Walang ibibigay na utos yan sa kanyang mga nasasakupan para sila ipahamak. Kaya lang, ang problema, sabi ko nga, lahat tayo ayaw maging servant. Lahat gusto maging leader. Nagiging mayabang tayo. Mataas pa tayo sa gusto, standard ni Lord. Kaya tayo ipatuloy na nagkakasala, patuloy na nagkakamali, ulit-ulit yung kasalanan natin kasi hindi tayo servant leader. Gusto natin yung mamuno ang mga bagay na masasama sa ating puso. Pero patuloy natin susundin ang ating servant leader. Ang magandang halimbawa binigay ng Panginoong Jesus na po, hindi tayo maliligaw. Magbibigay ng reward ang Panginoon sa langit. Surprise reward. Kung ano may position. O kung may position ang ibibigay siya doon. Pero ang sigurado doon, walang itinatangi ang Panginoon. Bibigyan tayo ng reward according sa ating ginawa na tayo pa'y nabubuhay. Amen po. Sana po nagkaroon po tayo ng pagninilay sa salita ng Panginoon ngayon. Na gusto ng Panginoon na maging servant leader tayo. Pagkaroon tayo ng mabamang kalooban, paglingkuran natin ang kapwa natin, sapagkat sa bawat paglilingkod na ginagawa natin sa ating kapwa, sa ating mga anak, asawa, kapwa, nanay, tatay, ginagawa natin yan sa Diyos. Di po ba? Sabi nga ng Panginoong Jesus, ano man ang ginagawa mo ng samalit mong kapatid, ginawa mo sa akin. Amen po. Kaya walang nasasayang na paglilingkod sa Panginoon. Kung nakakapagpahayag ka man ng mabuting balita, kung halimbawa pari ka, madre ka, o halimbawa simpleng may bahay ka lang, pwede ka maglingkod sa Panginoon sa gawain. Kung ang gift sa'yo is preaching, mag-preach ka. Kung ang gift sa'yo ay yung magluto, magaling kang magluto, edi pag may mga pagsasama o gathering sa ang gawain, kung tagaluto, marami. Bawat ginagawa nating mabuti, pwede nating ialay sa Panginoon bilang paglilingkod sa Kanya. Pero huwag nating kakalimutan ang mensahe na be a servant leader. Be a good example. At ang gagayahin natin ay kung paano tayo pinaglingkuran ng Panginoong Jesus. Nangaral siya ng salita ng Diyos, kailangan din nating mangaral ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng sa ating mga anak. Pangaralan natin sila ng tama. Amen. Kapag nagsisimba tayo, pagkatapos natin matanggap ang gospel, ipamahagi natin sa iba. Minsan, kahit hindi ka magsalita, basta nakikita sa kilos mo na yung magandang kilos mo na gawain mo, na napipraise ang Lord, paglilingkod na yun. Amen. Ano pang ginawa ng Panginoong Yesus? Nag-cast out siya ng mga demons. Nagpagaling siya ng mga bulag, bilay. Paglilingkod yun ang ginawa ng Diyos. Pero ang higit na paglilingkod, pagiging servant leader ni Jesus, ay yung baguhin niya ang taong masama at dalhin sa kabutihan. Tingnan mo si Maria Magdalena, napakasamang babae. Kung sinong lalaki ang sinamahan. 7 demonyo nga ang pumasok sa kanya. Pero nung naging servant leader siya ng Panginoong Jesus, nawala yung 7 demonyo. At nakita sa kanya ang kababaang loob. At naging magandang halimbawa. Kahit tayo pala mga tao, kahit gano'ng kasama, pwedeng magbago hanggat buhay tayo. So huwag nating hayaan na lumagpas ang bawat araw na hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos. Kapatid,
Sabi ko nga, apartment lang itong pinanahanan natin sa mundo. Wala tayong madadala kapag tayo namatay. Bakit hindi natin umpisahan ang maging servant leader para na sa ganun, makapasok tayo sa langit na kung saan talagang wala ng problema, wala ng virus, wala ng tipo ba? Yun lang ang problema kasi sa ating mga tao eh. Busy tayo noon, wala pang coronavirus. Nung magkaroon na, talagang nag-stay at home, tumahimik ang buong mundo, wala traffic, wala ng trabaho. Pero ang pinakapunto ni Lord is mag-isip tayo, mag-nilay tayo. Ano ba ang kabuluhan ng buhay? Mabilis ang panahon, napakabilis. Dati maliliit lang mga anak na ngayon, nalaki na. Pagkatapos noon, nagtrabaho ka hanggang sa nag-retire ka na. What's the meaning of life? The meaning of life is to serve God, to love God, to be with God. Amen. So marami pong salamat sana. Ito po yung reflection ko sa gospel. Sana magkaroon din po kayo ng reflection. At tulad na nga nang lagi ko sinasabi na since hindi lahat nakakapagsimba ngayon, limited ang nakakapasok, o meron ding ibang hindi nagbabasa ng Bible everyday, ito pong Facebook live ko na ito ay sharing ko na rin po ng everyday gospel. Pagkain po ng ating spirito. Napakasarap po umpisahan ng araw na enlighten mo na yung iyong spirit. Kasi alam naman tayong tao, kapag bagsak ang spirit mo, babagsak din ang physical mong katawan. Pero kung malakas ang faith mo kay Lord, kahit nasa gitna ka ng problema, lalakas ka at lalakas. Sapagkat meron tayong kinakapitan na servant leader na talagang makapangyarihan. Tayo po mag-aroon ng closing prayer. Salamat po Panginoon sa iyong mensahe. Nawa Panginoon, mag-touch mo ang aming puso na maging servant leader. Tularan namin, Kau, Panginoong Yesus, kung paano mo kami pinaglingkuran. May kababaang loob. Pinafollow mo ang God's will, not human will. Sana, Panginoon, ingatan mo kami lagi. Dalangin ko ang iyong sarili, ang iyong pamilya, iligtas kayo sa COVID-19. Ano mang pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon, kaya natin yan sapagkat sinabi ng Panginoon Jesus, walang pagsubok na ibibigay sa tao na hindi niya kaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan yun. Hindi sinungaling ang Panginoong Jesus sa kanyang mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Kailangan ko ang buong mundo. Ang kalooban mo ang mga pangyari, hindi ang kalooban namin. Sa ngayon, prepare mo ang aming puso na laging maging alipin mo at ikaw ang aming dakilang dapat sundin. Ang lahat ng dalangin ko sa Ama, sa pangalan ng Anak, kay San Espiritu Santo, Amen. Sa kalamat ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Thank you po at sana po everyday makasama ko po kayo sa Facebook Live ng Gospel. Pwede naman nire-replay, watch party ko naman po ito, nire-replay ko every 3 hours or sometimes 4 times a day. So, depende lang po. Kaya lang po, pwede nyo rin mapakinggan yung mga past gospel na na-discuss ko. Kung Facebook friends ko po kayo, punta ko po kayo sa Facebook ko. O kaya sa YouTube channel ko po na, i-type nyo lang po yung Angelica Dorde. Nandun po lahat ng mga nakaraang gospel. So, maraming po salamat. Ingatan kayo ng Panginoon. Sa pagtulong natin, huwag natin kakalimutan na tayo parang patay na kapag tayo natutulog, hindi na natin hawak ang ating isipan. Ang Diyos na may hawak sa ating buhay. Sa bawat time na tayo gising, tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat panibagong pagkakataon. To God be the glory.